So good morning guys, today's video we are going to replace a brake pad here on this DA63 multi-hub. So magpapalit tayo ng brake pad using common tools lang, no special tools needed. So yung mga gamit lang na or mga tools lang na nakikita natin sa toolbox natin, yun lang yung gagamitin natin. So watch out and stay tuned. First thing we need to do is syempre for us to replace or for us to install a new brake pad on this vehicle, we need to remove the wheels. So tatanggalin natin tong 4 lug nuts here that hold the wheels in place. Once you loosen the lug nut, eh, syempre, you need to use a jack to lift the wheels like that. See? And for that, pwede mo nang tanggalin to. Remove this one. Yeah. Long, pwede lang, ambida na ratchet lang. Naramad ako lang. Video. Okay, ikaw kong cameraman. Tulog ang limon niya. Nakatwist na ko. Hindi lang. Sa pawan, limog niya sick. Oh, sa pawan. So for us to install this brake pad, we all know that makapal siya. So we need to push this piston back here. So since we don't have a special tools for that, simple lang gagawin natin. Ipapry lang natin siyang ganyan. At aatras na siya. Ayan, see? As you can see in the video, maatras siya. Yun lang. You can see in the video, yan. Yan. So, yun lang. Ipapry lang natin siyang ganyan. Yan. Para umatras siya. So guys, depende to sa paggamit. Depende to sa piston. Hindi lahat ng oras pwede nyong mapry ng ganyan o matulak ng screw yung piston. Minsan pag nag-stack up yung piston, hindi niyo magagawa yan. So lucky for us, nagagawa natin ganyan kasi nga the piston is inside is on good condition. So good, mas mapapadali yung trabaho natin. Ganun lang, prime lang ganun. So make sure lang guys na matulak niya siya ng ng sagad para hindi maipasok niyo yung brake pad na ito dito. Kasi pag hindi niyo mapupush tong piston back, hindi niyo maipapasok to. So ganun lang. So as you can see, wala tayong ginamit na
special tools, common tools lang, tsaka kung anong pwede makita nating tools. So once na push na natin, we need to remove this bolt here. So this is a 8 millimeter bolt. Kailangan lang natin ng 14 mm na 14 or 12 mm na combination or any common tools na pwedeng matanggal. Tsaka pwede na nating ikabit tong brake pads. Ayan, tatanggalin natin yan. Yun, need to remove this. So, yun. Medyo hirap ako kasi hinahawakan ko yung camera tsaka yung isa ko namang kamay. Nagtatanggal ng bolt. Pero okay lang. So yan, tanggal na. So remove this one here. Tanggalin natin yan. Yun. So as you can see, masyado nang manipis. So you need to replace this brake pad here. Take note guys, kung pwede nyo maibalik itong mga shim na ganyan, much better na maibalik nyo. Kasi, yan yung nakakatulong minsan para hindi tumunog. So, yan. Dali natin. Long, palihog kong clutch ko, Long. Dali natin. Yan. Ito, remove that one. Yan, see? Kita nyo, ito yung mga luma. Ito yung bago. As you can see in the video. So, I need to replace it. So, since may shim naman siyang ganito, pwede na natin di ikabit tong mga ganito niya. Kasi may nakalagay naman ganyan. See? Yan. So, kakabit mo lang. Kakabit mo lang na ganyan. Yan. Long, pakihawak, pakivideo. Yan. Bakit? Tingnan mo. Baka may hindi na video. Ikaw yung cameraman ko. Yan. Ito lang siyang ganyan. Yan. Pasok mo lang siya ganyan. Okay, good. And isa pa guys, kunin mo to. Palihog ko sa gasa. Every time you remove the piston or etong caliper, you need to service this part here. So lalagyan mo lang ng grasa para malubricate siya. Kasi pag nag stack up to guys, I'm sure stack up din yung brake mo. So kahit malagyan mo lang konti ng grasa at saka malinisan. Long. Long. Video mo kasi lalagyan ko lang to ng grasa. Ito, tatanggalin mo lang ganyan. Lalagyan mo lang ng konting grasa para the purpose of putting a grease this on this part is para lubricated siya na maayos siyang makakagalaw. Ulan yan. Kasi once nag-stack up to dito, mag-stack up yung brake mo. So, dapat make sure na it is properly lubricated tulad yan. May grasa. Ayan mo lang ng konting grasa. Ganyan. Ayan. Ayan lang. Ayan. Pwede mo nang ibalik. Make sure before you reinstall the caliper, make sure na all parts are in place na maayos yung pagkakalagay. Check mo. Yan. Yan. Tapos, pwede mo na i-break to ulit. So, babalik mo na dito. Yan. Balik mo na yan. Kitan mo lang na maayos. Not too tight, not too loose.
Sige, Long, doon ka. Magbomba ka, Long. Breakers. Oh, break. Tapos once, kita nyo naman, may space pa siya dito. So, papapaka natin sa kapatid ko yung brake para mag-set up yung brake pad. Sige, Long, bomba ka, Long. Sige, bomba. Bomba. Op! Buhi, Long. Yan. Brake. Buhi. Oh, yan. Brake. Buhi. Yan. So, ganun lang po kadali, guys. Higpitan nyo. Double check every time. You need to double check sa mga pinagagawa nyo when it comes sa mga ganito. So, ganun lang. Pwede nyo na ibalik yung gulong tsaka yung other side naman. So, yun lang. Ganun lang, guys. Ganun lang kadali ang pagpalit ng brake pad ng DA63 Multicab. Suzuki Multicab.